Setup natin. So Trident Live 8 USB. Matagal na rin tong Trident na to, may 10 taon na. Tapos dumaan tayo ng Sonic Exciter Behringer. So sobrang laki ng diferensya pag wala niyan. Ah, parang ano siya. Ayan, wala. Isa nga yung cut yung ano, yung effect nitong Sonic Exciter. So parang ano siya. Malaking diferensya eh. Parang mas malinis tumunog eh. Kumpara dyan. Yan, meron. Talagang labas yung ano niya. Labas yung sagit seat niya pag naka-on yung Sonic Exciter na yan. Tsaka yung kalabog niya iba eh. Ayan ah. Medyo ngungo siya tsaka medyo ano. Mahina yung bus. Meron kasi itong bus processor eh. Tapos ito naman yung para sa mid-high, sa mid niya. So pag in-on mo siya, sobrang laki ng diferensya. Tapos pagkatapos ng Sonic Exciter, equalizer yung dinaanan. Ngayon yung equalizer ko, pinapunta ko sa yung output ng equalizer, pumunta siya ngayon sa ano, sa AD. Pumunta siya sa AD. Ngayon yung link ng naglink ako dito sa AD na amplifier, pinunta ko naman dito sa crossover. Sa crossover ng Super X Pro na ng Behringer. Kasi wala akong ano eh, wala akong splitter. Wala pa akong splitter, dapat i-split ko yung output nitong equalizer papunta rito tsaka papunta sa ating AD. Kasi yung setup natin, yung setup natin ay mid lang. Itong AD natin, ginawa nating mid bus. So kailangan ko ng mid tsaka bus. Eh, hindi ko makuha yung templada dito sa crossover. Parang may kulang siya. Pag ginawa kong two way, nakukulangan ako ng tunog. So parang may kulang na tunog pagka nag two way ako dito sa crossover. So ginawa ko yung output nitong equalizer, ito yung output niya. So lalabas lahat ng tunog dito sa child ported natin, dun sa child ported. So ito yung pang mid natin tsaka bass na child ported, dumaan lahat dito. So walang sala yon. Ngayon yung tweeter lang dumaan ng crossover. So yun yung setup natin para yung mid tsaka bass labas na labas, nirekta ko siya dito sa equalizer. So hindi na gana to, hindi connected tong AD natin. So ano to, pagka full setup na, pag nandyan na yung pang base ko na ano, subscoop. So ngayon tinetesting pa lang natin. So satisfied naman tayo sa tunog. Ngayon kung madidinig nyo, kasi ito extra lang equalizer, saka na natin setup. Ngayon ito yung pang tweeter natin, cool sound. Sobrang ganda, labas na labas yung tunog. Tsaka ito, AD ang ating pang mid, yung pang L-ported natin. Sobrang lakas. Ganda tumunog ng L-ported kahit sa labas. Kapag mahina, talas, ama, anong gamot ang iyong iinumin? So dahil nga pala ano, dahil nga pala medyo mababa yung mid natin sa JH18-2, medyo tinasan ko yung ating mid dito lang. Konti lang. Kasi medyo bitin ako sa ano eh. Medyo bitin ako sa mid niya dahil nga 18 siya. Hindi siya talaga built pang mid. So dinagdaga ko lang ng konti. Okay naman, pang sounds lang muna. Kapag mahina, talas, ama, anong gamot ang iyong iinumin? Kaya... Thank you.
kanas, tama. Anong gamot ang iyong iinumin? Diet? Sobrang lakas. Lakas ng ano natin. Ito nga palang AD natin, 800 watts lang. Yung 18 to natin ay 1100 watts. So hindi ko siya kinabit sa category 6 natin at baka bumigay. So alalay lang tayo, kayang-kaya naman ang AD natin yan. Walang clip. Walang kaklip-clip yan. Anong gamot ang iyong iinumin? Nga pala, try nyo mag-headphone para madinig natin ang actual na, medyo actual na tunog niya. Sa speaker lang kasi yung cellphone, medyo basag siya syempre. Pero sa headphone, medyo madinig natin yung yanig niya, kalabog niya. Tsaka dito sa El Ported, buo siya, tumunog. Buo rin siya. Para sa akin, ako kasi mahilig sa malambot na bass. Hindi ko kailangan ng sobrang tigas. So na-satisfied naman ako na napalabas ko yung ano niya, yung mid niya, at saka yung bass na medyo buo kung madidinig niyo. This is the police speaking. This club is closed forever. Thank you.
rounds, na-test na natin itong ating L-ported natin. Una, pasensya nga pala dahil yung tunog natin ay medyo maingay dahil malapit sa bubong ng bahay yung speaker natin. Makalas yung bubong, hindi niya kaya i-handle yung bass natin. So makalampag. Ayan, honest review nga pala, syempre, L-ported, ported box design. Sa loob ng bahay talagang malakas talaga siya sa loob ng bahay. Dahil 18 na rin ito itong design na ito. Nung tinitest ko siya nung nasa loob ng bahay, talagang may diin talaga siya. May diin yung sounds niya kasi nga siguro dahil bounce ng bounce sa loob ng bahay yung tunog ng ating speaker. Yun naman, nung nilabas natin sa bahay, nung nasa labas na nga, hindi na natin masyadong ramdam yung diin. Yung diin niya na medyo may kick. So, pag malapit ka, syempre ramdam mo. Ramdam mo yun, yung diin dahil malaki naman yung speaker natin. Kahit hindi siya tuned na pang kick bass, ramdam mo kahit pag nasa malapit ka. Pero syempre, pag lumayo ka, yun, dun mo na hindi mararamdaman yung diin niya. Dahil nga, hindi siya designed for a kick bass na box. So, bali expected naman natin yan dahil alam natin yung design ng box na siya designed for lower bass frequencies. So, nung tinest natin, around 30 Hz to mga 100 Hz yung mga gustong-gusto niyang ilabas na bass. Talagang labas na labas yung tunog niya sa frequency na yan. Yung kaibigan ko dun sa may bandang 200 meters siguro o 300 meters na bahay, sabi niya ganda daw ng gapang talaga ng low frequency bass dun sa may kanila. So, nadidinig niya dun sa kanila, okay na okay daw yung tunog ng lower frequency natin. Kasi nga design talaga itong L-ported na box na ito sa lower frequency. So ito nga pala yung naisip natin dahil pinaka-simpleng box design. Tsaka bistado ko na rin ito gusto ko kasi talaga yung malambot ng mga bass. So hindi naman tayo nabigo na nakuha natin yung lower frequency na gusto natin na ipalabas. Ito nga pala gagamitin natin na personal use. Pwede natin pang bahay dito sa outdoor ng bahay. Tapos isasama ko rin ito sa sound system natin. Pagka nagpaparin tayo para medyo malakas naman yung sounds din natin. So yung ganitong box naisip ko sa mid-bass design. So hindi ko pa siya na natetest doon isama sa ating sub-scoop tsaka sa ating mid-high. So malalaman natin sa mga susunod ko na vlog. Ipo-post ko rin kung ano magiging resulta, kung babagay pa siya sa mid-bass. O kung parang makakagulo lang siya ng tunog dahil medyo magaspang, gagawin ko lang siyang bass na speaker. So ganun lang mangyayari siguro. Pero try ko muna yan dahil isa sa gusto ko talagang setup ay 4-way setup. So 4-way may low frequency talaga, as in low. Siguro 0 to 60 Hz to 80 Hz. Tapos may mid-bass, yun nga yung medyo may kick, may low din. Tapos medyo may vocal. So kasi bakit may vocal? Kasi yung magagaspang na tunog, yung makakapal na tunog, parang naiilabas din niya. So yun para sa akin lang personally, parang gusto ko yung ganun tunog. Kasi malaking sound system naman yung dala namin, hindi lang pang bahay. Pwedeng ganung setup para labas na labas lahat ng nung tunog. So mayroon ding mid-high, yung 4-way setup. So pasensya na kung ito ay personal na mga experiment lang dahil nandito na tayo sa probinsya naglalagay. So mayroon tayong sound system, nagagawa tayo ng mga experiment para medyo mapaganda natin yung tugtugan natin, yung sounds natin. Hindi naman natin sinasabi na talaga magiging perfect yung resulta, pero sana magkaroon ng mas magandang tunog yung sound system natin dahil syempre nagpaparenta naman tayo. So ganun lang, hindi naman tayo magpapakarami ng speaker dito sa amin sa probinsya. Hindi naman uso yung palakasan dito sa Mindoro, hindi naman uso yung palakasan ng tugtugan. Ang uso dito kasi yung mga banda na tawag dito, kantahan na banda. So mga live band, syempre mas mainam dyan yung mga lower frequency na bass. Although kailangan talaga ng kick bass, ng kick yung natin, yung kahit banda siya, kailangan din naman ng may diin yung bass. So hindi naman kami nagdadagdag ng madaming hard bass. Konti lang sa amin na okay na. So inulit ko, hindi tayo eksperto dyan, hindi ako eksperto dyan. Gusto ko lang pagandahin ng konti. So naghahanap ako ng option na pwedeng mapaganda ko yung tunog ng sound system. So isa yan sa mga naisip ko na paraan. Sana matest ko na rin siya agad pagka walang ginagawa na, sobrang busy kasi. Matest ko siya sa 4-way setup. Yung testing natin ay 2-way setup, kaya hindi masyadong labas yung mid niya. Dahil yung 18 natin, tag dito, siguro hindi niya kaya ilabas yung mga sobrang, yung mga matataas na mid frequency. So labas naman yung lower frequency niya na pang mid na vocal. So bagay na bagay siya sa mid bass. So yung testing lang natin, ginawa natin siyang mid tsaka mid bass. Tapos isang tweeter lang. So kaya kung madidinig nyo, medyo mababa talaga yung mid frequency niya. Pero sa bass performance, masasabi ko na talagang maganda siya. Kahit sabihin natin na ganun lang, maliit lang, simple lang ang design, ang tunog niya ay siguro masasabi ko na parang boomy.
boomy ang sound niya. Hindi siya basag, hindi siya ang tawag dito, buo rin yung tunog niya. Talagang pag naghapang bass siya, talagang buo, ramdam mo yung paligid na ano. Kahit nasa, ang maganda pala sa kanya, paikot yung tunog niya. Ibig sabihin na walang canceling sa kahit sa front o sa back. Kasi inikutan ko yung paligid doon sa speaker. Mapagilid ka sa harap ka, sa tagiliran, sa likod, ramdam mo yung ano, yung bass niya. Hindi siya nagka-cancel out. Kasi minsan sa subscoop ko, may cancellation. Minsan sa harap, wala. Sa subscoop. So, malalaman ko rin dito sa ano, sa L-ported natin, pag nagamit natin ng matagal. Kasi ano tayo, nasa open area tayo, wala talagang binabounce ng binabounce ng tunog yung ating L-ported. So, siguro kaya ganun siya kaganda tumunog, open-open. Wala siyang pinipiling lugar. So hanggang doon na lang siguro muna mga kasound. Kung nagustuhan niyo itong review natin, please subscribe naman, comment kung mayroon akong mga mali o kaya pakitama na rin. So next vlog, try natin yung ibang mga setup. Sa ngayon, ito lang muna. Maraming salamat, please subscribe, at maraming salamat po.